Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang oras po natin medyo maaga, no? 11:59 ng umaga. Isang minuto na lang, mag-aalas 12 na. Dito po sa programang Tambayan, DWIZ, ang himpilan ng katotohanan. Kung meron po kayong mga gustong itanong, pwede po kayong mag-text sa 0918-350-2378 o kaya sa aming hotline 470-1750 hanggang 54. Kumusta po kayo mga katambay at kasosyo? Ngayon po ay Tax Wednesday, kaya samahan niyo po ako ha, kasi solo po ako ngayon. Siyempre pagka Tax Wednesday, ginagalis ang aking mga kasama. Wala sina Attorney Trixie, Attorney Ahmed, si Boklo ng Bayan, Natasha Mildred Jr. III, at saka si Madam Mocha Uson. Palagi na lang nila ako iniiwan. Ano ba ito? Pero anyway, natutuwa naman ako dahil nandyan po kayo lahat at sinasamahan niyo ako. Maganda po magiging usapin natin ngayong araw na ito at sana ay magustuhan ninyo. At i-like niyo po ng i-like at i-share ng i-share, hindi lamang itong FB link na ng DWIZ, kung hindi maski sa YouTube. Marami po tayong matututunan dahil ang usapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa buwis na sa properties, buwis ng manahan, okay? Estate taxes. Alam niyo po mga katambay at kasosyo, nung mga nakaraang linggo ay napag-usapan na natin ang mga estate taxes at nagkaroon tayo ng mga sample computations para maliwanagan naman ang mga tao tungkol dito sa estate taxes. Ngayon, bilang ano lang naman, summary, ang estate taxes o buwis sa pagka ang isang tao ay namamatay, ang buwis na ipinapataw sa kanyang mga ari-ari ang naiwan sa kanyang mga tagapagmana ay may buwis. Okay? Hindi po yan buwis doon sa ari-arian, kung hindi buwis sa paglilipat ng mga titulo at pag-aari ng iyong mga ari-arian sa iyong mga tagapagmana. Ibig sabihin, tax ito on transfer dahil nagta-transfer ka ng mga propiedad mo or ari-arian. So yung karapatan or pribilehiyo na maglipat ng iyong mga ari-arian sa mga tagapagmana mo ay binubuwisan. So yung paglilipat ang binubuwisan dito, estate taxes. At yan po ay nakasaad sa ating tax code. Okay? Yung mga, alam niyo, marami kasi mga tao na nakatira, let's say, sa isang bahay o kaya may mga lupa na sinasaka o kaya may mga condominium units na hindi naman talaga sa kanila nakapangalan. Ito ay nakapangalan sa mga taong yumauna, maaaring kamag-anak or kaibigan, ganyan. Yan po ay may dapat na nabayaran ng estate taxes. Kaya lang, marami sa atin, maski yung mga mayayaman, ang hindi nakakapagbayad ng estate taxes. Una, dahil hindi nila alam. Pangalawa, dahil sa bagay, kahit naman hindi nila ilipat yung pangalan, pwede naman silang nakatira pa rin doon at binabayaran nila yung amelyar. Alam nyo mga katambay at kasosyo, iba yung amelyar ha. Yung amelyar ang tinatawag na bayarin sa mga local government units. Bayarin yan sa lupa at bahay or gusali na tinitirhan mo or ginagamit mo sa iyong probably negosyo, yan ay amelyar. Iba yan dun sa estate taxes. Ha? Ang estate taxes, pag may namatay, bago niya mailipat, kailangan baya ang mga properties niya sa kanyang mga tagapagmana, kailangan bayaran muna yung estate taxes. Pero taon-taon, nagbabayad po ng amelyar dun sa mga properties, real properties, saan ka nagbabayad? Sa local government unit. Okay? So, iba po yun. Ngayon, nitong ano lamang, Friday ba? Or Wednesday? Okay, may nilagdaan
na revenue regulations ang Secretary of Finance natin. Nilagdaan po niya yung Revenue Regulation 6-2019. At ito po ay ilalathala rin sa newspaper, okay, of general circulation, at mag-e-epekto ito 15 days mula noon. So assuming, kasi 5 pahina lang po ito eh, 5 pages. Assuming na yan ay na-i-publish sa Official Gazette o kaya sa newspaper of general circulation nitong Biyernes, so May 31, ano? So magbibilang tayo ng 15 araw bago siya mag-epekto. So malamang, sa alamang, ay pagdating ng June 15, Sabado, effective na itong mga regulations na ito. Ano ba itong regulations na ito? Ito ay regulations tungkol sa manahan. Okay, paano ba magbabayad ng buwis sa iyong estate taxes? Paano ka magbabayad? Assuming na noon pa ay hindi ka nakapagbayad. Ang nilalaman nitong Revenue Regulation 6-2019 ay amnestia. Ibig sabihin, pagpapatawad. Kumbaga, okay, noon hindi nakapagbayad kayo ng mga estate taxes, patatawarin na kayo ng estado. Pwede kayo magbayad ngayon. Walang penalties. Ibig sabihin, hindi kayo papatawan ng mga penalties for late payment. Walang ganon. For late filing, walang ganon. At hindi rin kayo sasampahan ng mga kasong civil, criminal, or administratibo. Kumbaga, ito ang isang opportunity or isang chance na binibigay ng estado sa mga lahat ng tao na merong ari-ari ang minana para bayaran na muna nila yung kanilang mga buwis, okay, estate taxes. Okay, ito ay dahil nagkaroon tayo ng batas. Yun na, bago lumabas ang isang regulation, may batas muna. Ang batas na ito ay Republic Act 11213 na maraming vinito o tinanggal or hindi sumang-ayon ng Pangulo natin, si Pangulong Duterte. May mga tinanggal siya dito. At ang mga natira, ito nga, estate tax amnesty. Ano ang sakop nitong estate tax amnesty nito? Pag sinabing amnesty, ibig sabihin pagpapatawad, ha? So pag kayo ay magbabayad ng buwis ngayon ng estate taxes sa mga minana ninyo, sa inyong mga yumaong mahal sa buhay, pwede kayo magbayad ng maliit lang na taxes. Walang penalty, walang kulong. Okay? Yun ang sinasabi nito. Kung magkapatatawarin ka, tayo ng estado. Ito ay nasimulan na nung 2017 pa lang, nung ako ay nasa Senado, ay pinag-usapan na ito. Kaya lang, pinospone muna kasi nga masyadong complicated. Hindi pwedeng isingit dun sa train 1. Yun yung unang batas natin sa tax law na nag-aamyenda ng ating tax code. So, sinimulan na yan. Sabi, huwag muna natin ituloy. Pag-usapan na lang ulit. Kaya nung 2018, sa kanila, binusisi ito. Kaya nga lumabas itong batas na Republic Act 11213. Ayun, yung paglabas nito, inatasan ng BIR na maglabas ng mga regulasyon. At ang ating BIR Commissioner, si Commissioner Dulay, ay nagrekomenda siya nitong regulations na ito at binigay sa Secretary of Finance. At ang Secretary of Finance natin ang pumirma. So, effective na siya. Sa June 15, magte-take effect. Ngayon, ano ang saklaw nitong estate tax amnesty nito? Ang saklaw nito ay lahat ng estate taxes na hindi mo nabayaran or nagpatong-patong na as of December 31, 2017. Ibig sabihin, pag yung namatay ay namatay siya before 2017, December 31, okay? Pwedeng-pwede na mag-avail kayo nitong estate tax amnesty na ito. So, kinakailangan ang kamatayan ay naganap bago mag-December 31, 2017. So, pag yan ay namatay, let's say, midnight ng December 31, okay? December 31, midnight, kumbaga New Year na, no? Pag yung tao ay namatay, hindi na po siya sakop niyan kasi January 1 na po yun. Okay? So, kailangan hanggang 11:59 lang ng December 31, 2017. Okay? Ngayon, ano ang sinasabi nitong regulations na ito? Ito, sinasabi dito, nasaklaw nito, okay, ang lahat ng mga dapat mong babayaran, okay, pero
hindi kasali ang mga sumusunod. Okay? May mga hindi kasali. Okay? Ano yung mga hindi kasali? Pag ikaw ay may mga delinquente na estate tax liabilities na naging final and executory, ibig sabihin pinal na, at ikaw ay delinquente, hindi ka nagbayad. Ibig sabihin, dati-rate ay nag-file ka na ng estate tax returns. Tapos nagkaroon ng kasuhan sa korte. Umabot sa korte yan. At nagdesisyon na yung korte na final at kailangan i-execute na magbabayad ang estate ninyo ng ganitong kalaking halaga. Okay. At hindi nyo nabayaran. So, syempre, ano yan? Nagpapatong-patong na yung mga interest dyan at saka penalties. Yan ay hindi sakop nitong tax, estate tax amnesty na ito. Hindi siya sakop nitong revenue regulations na ito. Kailangan wala kang delinquenting estate tax liabilities na nakalipas. Okay? Tapos, pangalawa, hindi rin kasama dito ang mga ari-arian kapag ikaw ay may pending na kaso sa korte. Okay? Ano-ano yung mga ari-arian mo na nakapending? Okay? Or sangkot? Or pinag-uusapan dun sa kaso na isampa or nakabinbin ngayon sa korte. Okay. Pag ang ari-arian mo ay nasa saklaw o nasa sakop ng PCGG, Presidential Commission on Good Government, hindi yan pwedeng isama sa estate taxes. Okay? Pangalawa, kapag ang ari-arian mo ay hindi maipaliwanag o kaya maaaring in-acquire mo ng illegal or yung tinatawag na unexplained or unlawfully acquired wealth. At yan ay kinasuhan sa ilalim ng dalawang batas, either yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act o kaya yung plunder law natin. Kapag ikaw ay sinampahan pala ng kaso under Anti-Graft Law o kaya yung Anti-Plunder Law, okay, or plunder law, ay hindi kasama yon sa estate tax amnesty. So, hindi yan kasama, ha? Tandaan mo natin yan, mga katambay at kasosyo. Ang isa pa, kapag ikaw ay kinasuhan dahil nagva-violate ka o may paglabag ka, di umano, sa Anti-Money Laundering Act, okay, AMLA, okay, hindi rin yan pwedeng isama sa estate taxes. Pang-apat, kapag ikaw ay sinampahan pala ng tax evasion or iba pang criminal cases sa ilalim ng ating tax code, hindi rin yan kasama sa estate tax amnesty. At panglima, kasi lima lang naman to. Ang panglima, kapag ikaw ay merong kaso na involving fraud or dayaan, illegal exactions, transactions sa malversation ng public funds, yan ay sa ilalim ng revised penal code, hindi rin yan sakop ng estate tax amnesty. So tandaan natin, lima po yan na hindi pwedeng isama sa estate tax amnesty. Ulitin ko po kung ano-ano mga ito. Kapag ang properties mo or ari-arian ay ang paksa or ang subject ng kaso sa korte dahil sa paglabag ng mga sumusunod na batas, okay, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Plunder, Anti-Money Laundering Act, Tax Evasion sa Tax Code, at saka Malversation of Public Funds sa Revised Penal Code, at maging pagkayan ay nasakop na ng PCGG, lahat ng mga nabanggit kong ito ay hindi pwedeng isama sa estate tax amnesty. Okay? So maliwanag po yun, ha? So lahat kasama maliban na lang sa ari-arian mo na meron ng kaso na kabimbin. Okay? So, clear po yan, mga katambay. Ngayon, dati-rate, in-explain na natin kung ano ba yung mga gross estate na yan, di ba? So, pag ang isang tao ay namatay, ang kanyang lahat ng ari-arian ay kailangan i-collate. Ibig sabihin, lahat yan, kailangan gumawa ka ng listahan. Ano-ano ba yung mga propiedad niya, ari-arian na naiwan. Okay, so ililista mo yan. Number 1, number 2, number 3. Okay, gross estate. Okay, ano yung mga kasama dyan? Kasama dyan lahat ng mga ari-arian na lupa, gusali, lahat ng mga, pati mga personal na properties niya, kagaya ng kotse, mga makina, pati pera sa bangko, isasama yan. Okay? Yan ay kasama sa gross estate. At ang value o halaga niyan, tandaan po natin, ha, ang halaga niyan ay yung halaga noong oras at araw at taon kung kailan siya namatay. Okay? So, kung siya ay namatay, sabihin natin 1950, 50,
So kailangan balikan natin, hanapin natin ano ba ang halaga ng kanyang ari-arian noong 1950. Okay? So hindi yung halaga ngayon kundi noong 1950. Okay? At ang pag-value dyan ay kinukumpara natin tatlo yan. Okay? Una, ano ba ang value na ibinibigay dyan ng BIR? Dati-rati nasa 10th floor or 11th floor yan ng BIR dito sa Quezon City, sa main office nila or head office. So may listahan sa, ano yan eh, folders po yan. Hahanapin kung saan ba nakalocate ang property mo. Kunyari, ang property mo nasa Batangas. Okay, saang syudad o saang municipality sa Batangas. So meron yan listahan, nakasulat dyan, tapos nakalagay ang halaga per square meter. So sabi natin 100 pesos per square meter yan. Kasi nakalocate yan sa, let us say, sa bayan ng ganito, sa barangay na ganito. So hahanapin yan. So may value ang BIR. Pangalawa, meron din namang value ang provincial or city assessor sa local government unit kung saan nandoon yung lupa. So kung yung lupa na yan ay, let's say, nasa Batangas nga, okay, so puntahan mo yung munisipyo o kaya yung city hall at hanapin mo, tanungin mo dun sa assessor's office kung ano ba ang value o halaga ng lupang yon. Okay? So dalawa na, no? Merong value na binibigay ang BIR, meron ding value na binibigay yung city or provincial assessor. Okay? Or municipal assessor. At pangatlo, pwede mo rin siya ipa-assess yung tinatawag na fair market value, independent appraiser na. Marami yan na nagbibigay, private company. Sila ang magbibigay ng halaga o fair market value doon sa property na yon. So, magkakaroon ka ng tatlong klaseng values or tatlong halaga. Pwedeng yung sinabi ng BIR, pwede yung sinabi ng city or provincial assessor or municipal assessor sa local government unit, pwede rin naman yung private independent assessor. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Ikokompara mo yung tatlong halaga na yon. Ano ba yung pinakamataas sa kanila? Yun ang magiging basehan ng estate taxes. Okay? Hindi yung pinakamaliit, yung pinakamahal. So kung yung yumaong mahal sa buhay ay namatay noong 1950, so anong gagawin mo? Titingnan mo yung tatlong values na yon noong araw at yung petsa kung kailan siya namatay. So hindi yung petsa ngayon, kundi yung petsa noong 1950. Sabihin natin namatay siya December 31, 1950. So titingnan mo ano ba ang presyo ng lupa na yon noong December 31, 1950. So pwede ka magpa-assess sa isang private company. Pangalawa, tingnan mo rin sa records ng assessor's office sa local government unit kung ano ba halaga ng lupa noon. At pangatlo, tingnan mo rin sa BIR. Magtatanong ka rin. Yan ang magiging basehan ng real property mo. So gets nyo ha? At the time of death. Hindi yung at the time of filing. Okay? Now, pangatlo. Okay? Siyempre, may mga deductions. Ang tawag kasi natin dyan ay gross estate. Ano? Yung kanina, gross estate. Ngayon, merong net estate na sinasabi kasi ang bubuwisan, hindi yung gross estate mo, kundi yung neto. Ibig sabihin, ibabawas mo muna. May mga ibabawas ka, deductions ang tawag dyan. May mga aalisin ka. Noong hindi pa pinapasa ang train 1, okay, ano mga deductions na alam natin? Well, yung mga ginastos mo sa medicine, yung ginastos sa ospital, yung ginastos sa pagpapalibing, yung kabaong, yung nitso, yung funeral services, lahat yan, i-account mo yan. At yan, kailangan may mga resibo ka. Okay? Para makompute mo yung net estate. So, yung gross estate mo, yung total value na nakuha natin kanina, minus lahat ng mga deductions nito para makuha mo yung net estate. Okay? Tandaan mo natin yan. Merong kasing gross estate, merong net estate. Ngayon, may sinasabi rin itong amnesty regulation na ito na net undeclared estate. Ano ba yung net undeclared estate? Ibig sabihin, nung time na namatay yung yumao, okay, meron ng kinompute ka na net estate, okay? Ikukumpara mo yan doon sa dating idineklara mo sa BIR. So, magkano ba ang dineklara mo sa BIR? Okay? Sabihin natin, ang dineklara mo is 1 million. Dati yon ha, net estate na dineklara mo sa BIR. Tapos ngayon, pag kinompute mo lahat-lahat ulit, lumalabas 1.5 million. So, may difference na 500,000. Yun ang tinatawag na net
undeclared estate, ibig sabihin hindi mo dineklarang estate ng iyong yumaong mahal sa buhay. Hindi mo kasi idineklara. So ano yung bubuwisan nitong tax amnesty nito? Una, yung mga hindi nagbayad dati. Pangalawa, yung mga nagbayad pero kulang. Okay? So yun ang tatandaan ho natin. Ngayon, syempre tatanggalin mo yung share ng conjugal spouse. Ibig sabihin, yung surviving spouse, kung yan ay nabubuhay pa, yung asawa, aalisin mo yung share niya. Kasi buhay pa siya eh. So, hindi mo pwedeng buwisan yung kanyang parte kasi buhay pa siya. So, ano lang yung bubuwisan mo? Yung lang parte nung taong namatay. Yan ay kung may asawa siya. At ibig sabihin niya, dapat kasal. Hindi pwedeng live-in. At hindi rin pwede yung mga same-sex. Kagaya kahapon, ang pinag-uusapan natin, yung same-sex couples, may problema sila dyan. Kaya ngayon ang ating pinag-uusapan para malaman natin yung mga karapatan at mga katungkulan nila. Ngayon, anong sinasabi nitong itong Republic Act na bago tungkol sa tax amnesty at saka itong regulations? Ang sinasabi rito, ang rate na babayaran mo na lang, estate tax rate, ay 6% na lang. 6% na lang ang babayaran mo. Okay, dati-rati kasi may tax table yan, ang haba. From, 5% hanggang 20% or 25% or 32% pa yata. So, ganun. Ang haba niyan. Kaya lang binago na yan ng ating train law. Ang sinasabi sa train law, 6% na lang. At ngayon, nagkaroon ng tax amnesty at sinasabi nga na ang babayaran mo na lang ay 6% ng net taxable estate. Yung neto. Okay? 6% na lang. Okay? So, yan ay kailangan bayaran bago mailipat ang pangalan sa mga titulo sa iyong mga tagapagmana. Pag hindi yan nababayaran, hindi maililipat sa pangalan ng mga tagapagmana. Ano ngayon ang ibig sabihin noon? Since hindi nasa pangalan nila, hindi rin nila maibebenta yan. Kung sakaling ibebenta nila, ang mabebenta lang nila yung rights na huwag kayong bibili. Kasi rights lang yun. Wala kayong hawak sa lupa. Okay? Tandaan niyo po yan. At may minimum na sinasabi na kailangan pag ikaw ay nagbayad ng estate taxes, ang minimum ay 5,000 pesos na babayaran mo estate taxes. Okay? So, tandaan natin yan. Ngayon, pag-usapan natin, ano-ano ba yung mga properties kung ikaw ay residente ng Pilipinas o ikaw ay hindi na residente sa Pilipinas? Kasi marami tayong mga katambay at kasosyo na ng ibang bansa na. Okay, so pero Pilipino pa rin sila o kaya dual citizens. Okay, ano ang sinasabi nitong regulations na ito? Ang sinasabi, lahat-lahat ng properties mo kapag ikaw ay Pinoy at ikaw ay nakatira sa Pilipinas, lahat ng properties mo ay sakop nitong estate tax amnesty. Personal man yan o real, ibig sabihin lupa man yan o hindi lupa or konektado sa lupa, nahawakan man o hindi. Okay? So, kagaya ng mga shares of stocks or membership sa mga associations, okay, yung mga, alam nyo, may mga social sa atin, may mga golf shares yan eh. Yung mga nag-golf, yung mga mahilig dyan. Okay? So, kasama rin yan. So, lahat-lahat yan kasama dapat sa estate tax amnesty. Ngayon, kung ikaw ay hindi naman nakatira sa Pilipinas o kaya nasa ibang bansa ka ng more than half of the year, okay, at doon ka natigok, okay, anong mga isasamang properties? Yun lamang sa Pilipinas. Hindi isasama yung mga properties mo sa ibang bansa. Wapakels ang Pilipinas dyan. Una, paano maniningil ang Pilipinas kung ikaw ay nasa Kazakhstan? O, diba? Ang hirap kaya noon, diba? So, hindi kasama. So, ang mga kasama lang ay lahat ng nasa Pilipinas. Pero kung ikaw ay residente ng Pilipinas at ikaw ay Pinoy, kahit na may properties ka sa Kazakhstan, Azerbaijan, British Virgin Islands, kasama yon, kailangan ideklara mo yon. Okay, nakita nyo yung kaibahan ha? So pag ikaw ay Pinoy na nasa Pilipinas nakatira, lahat ng properties mo sa buong mundo isasama. Pero pag ikaw ay Pinoy at hindi ka na nakatira sa Pilipinas, okay, hindi ka residente, o kaya ikaw ay banyaga, foreigner, at hindi ka nakatira sa Pilipinas at ikaw ay namatay, okay, pero may properties ka sa Pilipinas, yun lang properties mo sa Pilipinas ang isasama sa estate tax amnesty. Okay? Ang tawag kasi natin dyan sa batas, yung jurisdiction eh. Walang tax jurisdiction ng Pilipinas sa mga properties mo sa labas ng Pilipinas. Okay? Paano kung kunyari meron kang property sa West Philippine Sea?
Well, ibang usapan na yan kung nasaan yan, kung yan ba ay sakop pa rin ang teritoryo ng Pilipinas. Okay? Now, paano vina-value ito? So, simplihan lang natin kasi medyo baka mamaya sumakit ang mga ulo nyo. I'm sure ang ating mga katambay, nangunguna na ang ating class valedictorian, si Miss Annie, nagtatake yan kaagad palagi ng paracetamol, nag-headache siya. Pero, gusto pa rin naman niya makinig. Okay? Kasi marami sa atin, maaaring may mga namatay ng mahal natin sa buhay, pero hindi pa nababayaran yung mga estate taxes. So, samantalahin na ho natin itong pagkakataon na ito na ibinibigay, okay, ng ating batas sa mga tagapagmana. Okay? Pag ikaw may shares of stocks, paano ang value niyan? Depende kung yan ay tinitrade sa Philippine Stock Exchange or Stock Exchange, or hindi tinitrade. Pag yan ay tinitrade sa Philippine Stock Exchange, ano ang presyo na gagamitin? Yung average daw. Ang tawag sa batas, arithmetic mean. Yun yung A plus B divided by 2. Diba? Ganun lang naman yun eh, yung mean. Average, diba? Kasi maraming average. May median, may mode. Alam niyo na yan, yung mga nag-aral ng statistics. Okay? Pero ang tinasabi dito, yung simple average, arithmetic mean, ibig sabihin, A plus B divided by 2. Okay? Kailan? Yung pinakamataas na quotation sa stock market at saka yung pinakamababa na quotation sa stock market noong araw na namatay yung tao, yung dissident, ang tawag kasi sa batas dissident eh, noong araw na namatay siya, yung pinakamataas na quotation sa stock market at saka yung pinakamababa, i-add mo divided by 2. Yun yung arithmetic mean. Ngayon, kung let's say Sunday yon, walang trading. So, ano yung araw na pinakamalapit sa trade sa araw na yon? Lunes. So, yung Lunes na quotations, yun ang titingnan mo. Okay? Yan ay pag-traded ang shares of stocks. Paano pag hindi naman traded? Okay, di ba nabanggit natin ano yung mga hindi traded, di ba? So, pag hindi traded, let's say family corporation, depende kung anong klaseng share. Pag yan ay preferred shares o kaya common shares. Alam nyo kasi sa corporation code, may mga tinatawag tayong preferred at saka common. Pag sinabing preferred shares kasi, walang nakasaad na dividendo na kailangan makuha mo. Walang ganon. Ang nakasaad lang doon ay maaaring may makuha ka bago makatanggap yung mga common shares. Okay? So, anong titingnan mo dyan? Ang titingnan mo, yung par value. May par value kasi yung preferred shares. So, yun ang magiging basihan mo. Par value. Kung common shares naman yan, titingnan mo yung book value o yung mga nag-aral ng accounting, titingnan yung book value ng common shares. Saan mo makikita yan? Kailangan tignan mo yung audited financial statements or AFS. Audited financial statements, latest ha, nung korporasyon kung saan meron kang pag-aari na common shares at saka preferred shares. Noong oras, yung araw na namatay yung dissident. So, kunyari, namatay siya September, ganyan. 2017. Okay. So, yung latest financial statements, wala pa yan eh. Kasi depende yan sa fiscal year eh. Normally, ang mga kumpanya sinusunod ang calendar year. So, ibig sabihin, December 31, 2016 ang last financial statements na final nila sa BIR at saka sa SEC. So, 2016, December 31. Kasi wala namang nagpapalabas ng mga interim. Ibig sabihin yung sa kalagitnaan ng taon. So, anong titignan mo? Yung December 31, 2016, okay, na shares of audited financial statements. Doon mo ibabase yung book value at saka par value. Bakit yun? Kasi yun ang pinaka-reliable dahil na-audit na yan ng isang CPA at nag-issue na siya ng kanyang tinatawag na opinion na pwede kang mag-base ng iyong mga business decisions doon sa sinasubmitin nila na financial statements. Hindi yung gawa-gawa lang. Kasi pag gawa-gawa lang, paano ka makakatiyak na tama yung mga naisulat doon, di ba? Para makatiyak ka, yung isinasubmit nila sa BIR at saka SEC, isa lang naman yan eh. Kung ano yung copy ng BIR, yun din naman na sa SEC. So doon babasihan yung tinatawag na book value ng common shares at saka par value ng preferred shares. Kung ikaw naman ay may mga shares sa mga asosasyon, recreation, amusement clubs, may mga ganyan eh. Ano ang titingnan mo? Yung bid price na sinasabi. Bid price, again, dun sa araw na namatay o yung pinakamalapit na araw ng kamatayan. Okay? Titingnan mo yan. Paano naman yung mga pera sa banko? Okay. Kailangan yung pera sa banko kay local currency yan, kay foreign currency, ibabase yan dun sa peso value nung time na namatay siya. Okay? Kasi may
exchange rate na tinitingnan din yan eh. At the time of death, kunyari US dollars yan, imamultiply mo yan doon sa exchange rate in Philippine pesos, kasi lahat yan dapat ideklara sa Philippine pesos at the time of death sa cash na nasa banko. Kapag meron kang ka-end or o yung mga sinasabi nating mga joint accounts, eh tatanggalin syempre yung share nung taong yun, yung ka-joint mo. Eh hati yan, hating magkapatid. Okay? Maliban na lang kung meron kayong dokumento na maipapakita sa banko na mas malaki pala ang share nung isa kesa sa'yo. Pero pag joint kasi yan, hati talaga yan. So yung lang parte nung namatay ang idedeklara mo. Okay. Ngayon, yan ay kailangan mong isulat lahat doon sa estate tax return form. At meron din tayong pag-uusapan tungkol sa oras at lugar kung saan ka magpa-file ng iyong tinatawag na estate tax return. Nako, inabot na naman po tayo ng kalahating oras. Ang bilis talaga, no? Maya-maya, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol dito sa estate tax amnesty ng BIR. Ang oras po natin ay 12:29. Magbabalik po ang tambayan. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Yes, ito na naman po ako. So maraming salamat doon sa mga nakatutok ngayon dito sa FB. Like nyo lang po lang i-like, share lang po ninyo nang i-share. Alam nyo, pagbukas ko ng aking FB, hindi ko na nabasa yung mga ibang pangalan. Pasensya na po ha. Pero babatiin ko yung mga nakikita ko ngayon. Sina RGR Ardell from Edmonton, Canada. Jennifer Ichikawa, Finding Fiona. Gina Pableo Monsi. Oika Trines Leymaj. Sino pa ba? Okay, yun lang ang lumitaw. Although may mga nabasa na ako pangalan kanina, kaya lang hindi ko na matandaan. So anyway, yes, malapit-lapit na rin po na magsasama-sama lahat kami rito sa tambayan. So abangan yan po yun. Okay, sa ngayon, Janet Ikeda, sa ngayon po ako lang po muna dahil nga po ginagalis ang mga kasama ko pag tax ang pinag-uusapan. Ayaw nila itong topic na ito. Kasi nga specialization po ito. At binabati ko po pala lahat ng ating mga Muslim na mga kaibigan, kamag-anak, mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Edil Fitir po ngayon. Ibig sabihin katapusan ng Ramadan. At Eid Mubarak po sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat at enjoy your feasting. Kasi I think tapos na yata yung fasting nila yata. So pwede na silang kumain. So yun po. Ngayon, balik tayo sa ating usapin tungkol dito sa tax, estate tax amnesty, Revenue Regulation 6-2019 na kalalabas lamang recently. At ewan ko lang kung na-discuss nito o napag-usapan na sa iba't ibang mga programa sa radyo at television. Kung sakaling hindi pa, dito nyo unang-unang narinig yan. At pagkatapos po ng programang ito, ipopost ko po sa aking FB, Nick Nangit's NCN Law page, yung mismong pictures nitong estate tax amnesty regulation na ito. Limang pahina po ito na ipopost ko po. So pwede nyong basahin sa aking FB page. At yung mga gusto makakuha ng PDF copy nila, mag-message lang po kayo dito sa nicknangit@gmail.com. Yun po yung aking email address, nicknangit@gmail.com. Okay? Okay, balik po tayo sa ating usapan. Ngayon, ang sakop nito yung mga estate na mga hindi na nadeklara o kaya kulang ang pagdedeklara noon. Pwede kayong magsamantala ngayon, samantalahin pala. Pwede hindi samantala. Pwede niyong samantalahin ang pagkakataong ito na mag-file kayo ng inyong estate tax returns base sa estate tax amnesty law. Okay. Ito ay binibigyan kayo ng 2 taon. Okay, 2 taon binibigyan kayo para maayos ang inyong estate taxes. Okay? Ngayon, kailan ito dapat i-file at saan? Okay? Ang sinasabi ng amnesty nito ay dapat kung saan, of course, number one rule, kung saan yung properties mo nakalocate. Doon ka dapat magfa-file. Okay? Doon sa RDO or Revenue District Office ng BIR. Okay? Ngayon, sino ang magfa-file nito? Okay, ang dapat mag-file nito, kung meron man huling habilin or last will and testament ang namatay, ay yung executor niya na nakapangalan doon. Siya yung magfa-file, pero ire-rehistro muna niya ang kanyang sarili. Sasabihin niya, ako po ang executor ng last will and testament noong namatay. Okay, yung huling habilin, siya yung executor. Paano kung wala?
Then, maggagawa siya ng affidavit na siya yung administrator. Okay? At yan ay ire-register niya sa RDO. Okay? Okay. Now, pag siya naman ay wala sa Pilipinas, okay? Wala yung namatay ay wala sa Pilipinas, okay? Okay. At wala rin siyang executor or administrator. Saan ba ipa-file ito? Hindi ko saan-saan, ha? Ipa-file ito sa South Quezon City South, RDO 39, okay? All right. Now, ang sinasabi pa dito, merong yan mga forms tayong sunusunod, okay? Tingnan natin ang may guidelines kasi, okay? Anong sinasabi dito sa guidelines, okay? Mandatory requirement. Meron yung talagang kailangan meron kang kopya, photocopy. Alam nyo sa BIR, pag pumupunta kasi kayo, bukod sa original, dala nyo, may Xerox copy na kayo, photocopy. Hawak nyo na yan. Pero huwag nyo ibibigay yung original. Yun lang photocopy para makita nung examiner o kung kanino nyo ipa-file na meron kayong original na hawak. Hindi binibigay yung original, ha? Tinatago nyo yan. Maliban na lang kung marami kayong kopya ng original. Okay. Ano yung mga mandatory? Ibig sabihin, kailangan. Okay? Ang mga kailangan isasubmit mo. Okay? Normally, mag-photocopy ka ng mga tatlo, eh. Kasi ang form mo ay triplicate. Tatlo ang kopya ng estate tax return form, okay? Now, ano yung mga sinasabi nating mga mandatory? Una, certified true copy ng death certificate. Para siguradong yung tao ay namatay na, may death certificate. Pero hindi pwedeng Xerox lang, kailangan certified true copy. Diyan minsan nagkakaroon ng problema, eh. Kasi pagka nagkaroon ng kasuhan at ang pinakita mo lang ay photocopy, nate-technical. So mas maganda certified true copy ng death certificate, okay? So meron niya, kailangan yan. Pangalawa, kailangan merong taxpayer's identification number, taxpayer or TIN. Yung namatay at saka yung mga magmamana. So anong ibig sabihin yan? Meron kasing TIN card yan, eh. So isi-xerox nyo yan, photocopy nyo, triplicate. Sa isang bond paper, ito yung mga TIN nila. Okay? TIN ng lahat. Okay? Ngayon, pwede rin naman meron kayong affidavit na sinusulat nyo roon, ito yung mga tao, tagapagmana, ito yung mga TIN numbers nila. So importante kasi yun, yung TIN. Tapos syempre yung estate tax return. Okay, amnesty return. So yung tinatawag na ETAR, Estate Tax Amnesty Return. Kailangan yan, i-fill out mo kasi yan, eh. Tapos kailangan meron ding Estate Tax Acceptance Payment Form or yung APF, Acceptance Payment Form. Tapos meron din yung official receipt ng BIR. Pag yan ay nagbayad ka dun sa tinatawag na Revenue Collection Officer. Kasi magbabayad ka either dun sa Revenue Collection Officer o kaya dun sa AAB, Authorized Agent Bank. Doon ka magbabayad, eh. So, para pag nagbayad ka, ang pruweba, ang proof mo na nakapagbayad ka ay yung tinasabing Revenue Official Receipt, ROR. Tapos, ito importante, ha, malaga, makinig kayo mga katambay at kasosyo, may affidavit din ng self-adjudication. Kunyari, kayo lang ang tagapagmana, walang iba. O di kumuha ka ng affidavit of self-adjudication na ikaw lang ang tagapagmana, wala ng iba, kaya pangalan mo ang inilalagay mo doon. Okay? Ikaw yung executor o ikaw yung administrator ng estate nung namatay. Pwede yan. Ngayon, pagka kayo naman ay maraming tagapagmana, magkakapatid, edi hindi mo pwedeng i-self-adjudicate. Ibig sabihin, maghahati-hati kayo. Dapat meron kayong deed of extrajudicial settlement. Okay? Nagkaayos-ayos kayo magkakapatid na hatian ninyo ganito, o extrajudicial settlement ng estate ng namatay. Okay. Minsan sinasama rin dyan yung deed of partition na nag-usap-usap na kayo kung paano nyo hahatiin. Okay. Or minsan may ina-appoint yung mga kakapatid. Let's say, lima sila nasa abroad na at hindi na sila interesado. Masaya naman ang buhay nila. At yung pang-anim nilang kapatid na iwan sa Pilipinas, pwede silang gumawa ng mag-execute ng affidavit na pinapasa na nila o wini-wave na nila yung mga karapatan nila at yun na lang bunso nila ang magmamana ng lahat. Pwede yun. So yung mga dokumentong ganyan, ipapakita mo rin yan. Isa pa, kung nagkaroon ng korte, kasuhan sa korte, at nagkaroon ng judicial settlement, ibig sabihin ng korte na nagsabi kung paano maghahatian, okay, ipapakita mo rin yung kopya nung court decision, okay?
court decision, final and executory. Kung yan ay pending pa, ipakita mo rin. Kasi may effect yan. Kung yan, let's say, umakyat na sa Court of Appeals, o kaya Court of Tax Appeals, o kaya Supreme Court, kailangan ipakita rin yan. Isa pa, certification galing sa barangay chair. Okay? Na yung last residence ng namatay ay doon siya, doon siya, okay, nakatira. Okay? At saka yun ang tinatawag na family home. Kasi ngayon sa train law natin na family home tinaasan na. 10 million na yata ang halaga. Dati-dati hindi ganoon. So, paano malalaman na doon nga nakatira yung namatay? Eh di, pumunta ka sa barangay chair at humingi ka ng certification na doon nakatira. Yun ang last residence nung namatay. At yun ay ang tinatawag na family home. Okay? Kasi madededuct mo yung 10 million. Ibigay mo yun. Kung hindi ka nag-declare noon, edi paano yan? Sayang, di ba? Gamitin mo yun. Yung mga claims against the estate, ibig sabihin may mga utang ang estate nung namatay. Ipoproweba mo rin yan. Ano? Yung mga kontrata ng pagkakautang. Contract of loan. Okay? Or mutuum. Mga notarized na promissory note. So yung mga promissory note, yung mga IOU, yung mga sinasabi, nangangako ko, mababayad ako, sinulat lang sa papel, pwede yan pruweba. Pero mas mahalaga na notarized yan. Kasi, or gagawa ka ng affidavit, tapos i-attach mo yon. Kung hindi man na-notarized, yung affidavit mo naka-notarized. Okay? Ibig sabihin, pupunta ka sa notary public. Okay? Kasi pagdating sa tinatawag nating ebidensya, importante talaga yung mga notarized. Kaya nga nagiging public documents. Pag hindi yan naka-notarized, hindi yan kinoconsider as public documents. Ang tawag lang dyan ay private documents. So, nag-usap kayo ng iyong nagpautang sa'yo at sinulat yan sa papel. Private document lang yan. Pero the moment na yan ay ninotaryo, yan ay tinatawag na public document. Ano pa? Pruweba na may mga properties previously taxed. Ibig sabihin, kasi pag namatay yung let's say si husband, naiwan si wife, okay? Inalis na yung share ni wife. Kasi hindi yung kasama, di ba? Ngayon, si husband, may tax na yon, binayaran dati, estate taxes. Si wife, buhay pa. Okay. Eh si wife naman ngayon ang namatay. Ano mangyayari ngayon? Eh di syempre may properties yon. Yung dating binayad na taxes, estate taxes ng husband, aalisin na yun. Yun ang tinasabi natin, property previously taxed. Otherwise, madodoble ang pagbuwis dyan. So, kailangan tanggalin yun. Kailangan may pruweba ka. So, ipapakita mo rin yan. Again, pwede ka mag-affidavit dyan. Okay? At ipapakita mo rin yung mga estate tax returns dati. Okay? Pag ikaw naman ay nag-transfer, kunyari nag-donation ka, ipapakita mo rin yun. Yung mga deed of donation, okay? Importante pala ang sabi dito sa regulations na ito, ha. Hindi sakop nito yung mga babayaran mo mga donor's tax at yung mga capital gains tax or CGT. Hindi kasama. Ang covered lang nito estate taxes. So tandaan po natin 'yan, ha. Pag merong pang mga babayaran na donor's tax dati na hindi nabayaran or let us say capital gains tax na hindi nabayaran dati. Let's say binenta yung lupa, hindi nabayaran. Tapos yung lupa na 'yon, yung capital gains tax hindi nabayaran at yung lupang 'yon ang pag-aari naman nitong si namatay. O bayaran mo na yung capital gains tax, iba yon dito sa estate taxes. Tandaan na natin na magkaiba yung dalawang yon. At dati, ilang beses natin na tinalakay yan, mga iba't ibang klaseng buwis na yan. Pag ikaw ay nag-transfer ng property mo sa gobyerno, ipapakita mo rin yung proof, nag-donate ka sa gobyerno. Okay? Sa isang local government unit, sa isang barangay, meron kang lupa na ayaw mo na, binigay mo para gawing, tawag nila yung barangay hall, ano? Isasama mo rin yung pruweba para madeduct mo yan, okay? At isang valid, at least isa, na government ID nung executor, nung administrator, okay? At pati na rin yung mga eredero o yung mga tagapagmana, kailangan yan, okay? Pag real properties, ano-ano ba yung mga pruweba? Again, 3 copies. Pati yung original, dadalhin mo, ha. Ano mga kailangan? Certified true copy ng TCT. Transfer Certificate of Title. Or original Certificate of Title sa lupa. Or kung condominium yan, yung condominium Certificate of Title. O yung sinasabi nating CCT. Okay? So, kailangan meron kang certified true copies niyan. So, paano mo certify yan? O di, kailangan pumunta ka sa Register of Deeds. Pati yung condominium Certificate of Title, kailangan certified, ha? Hindi pwedeng Xerox lang. Although, magpa-Xerox ka na rin. Magpa-photocopy ka. Okay. Isa pa, yung tax deck na sinasabi natin. Remember, ang tax declaration ay hindi ebidensya na ikaw ang may-ari.
yan ay ebidensya lamang na nagbayad ka ng amilyar. Okay? So kailangan may certified true copy ka rin ng tax declaration forms na nabayaran na yung amilyar. Okay? Kailangan yan. Okay? Ay isa pa, pagka wala kang ginawang improvement dun sa lupa or building, hindi na na-improve, ganun na yon. Taon-taon nagde-depreciate ang value niya, nasisira, hindi niya na pinapaayos, kailangan meron ka rin certificate of no improvement. Ang dami, no? Ganun talaga yun eh. Certificate of no improvement galing sa assessor's office at the time pa rin nung namatay yung decedent, okay, or yung yumao. Pagka personal properties naman, ano-ano pa yung mga iba pang mga dokumento na kailangan i-attach mo? Una, certificate of deposit. Kung yan ay may pera sa banko, certificate of deposit or investment or pagkakautang, kailangan ilalabas mo lahat yan. Ipapakita mo yan. Passbook, yes, kailangan rin yan. Ipakita mo, i-photocopy mo rin. Kasi yung magkano yung nakalagay doon, yun ang i-declare mo. Nung time na namatay siya, ha? Ngayon tandaan natin na sa ngayon, pagka namatay ngayon, ha, 2018 onwards, pwede ka na mag-withdraw sa banko. Pero ang gagawin ng banko, mag-deduct ng 6%. Parang advance payment ng estate taxes. Okay? Sa ngayon yan. Isiningit ko lang yan, ha. Pero yung mga dati, let us say, sa passbook nakalagay nung 1950, nung namatay siya, ang pera niya, isabi natin 1,000 pesos. Yun lang yung i-declare. At kailangan ipakita mo yon, yung proof. Humingi ka rin ng pruweba sa banko na noong 1950, ito yung pera niya sa banko. Oo, kailangan kasi yan. Pagka may mga kotse, truck, bus, whatever, mga vehicles na hawak-hawak, motor, okay, ipapakita mo rin yung proof, pruweba, para malaman yung value talaga niya. So, yung Certificate of Registration or COR ng kotse, COR ng motor, COR ng yate, COR ng eroplano, kung may eroplano ka, o barko, kung pag-aari mo yan, di ba? Ipapakita mo yan, yung pruweba. Yung stocks, shares of stocks, certificate ulit. Kasi yan ang ebidensya. Di ba yung sinasabi natin, movable property, hangin lang yan. Pero ang ebidensya mo, yung tinatawag na certificate of shares. Okay? Tapos ano pa? Pag vina-value yan, alam na natin, di ba? Hihingi ka rin ng mga pruweba dun sa mga stock exchange, yung mga sa dyaryo na nakikita mo yung value, kailangan i-photocopy mo yan at bigyan mo rin ng original copy. Okay. Tapos pagka mga nakasanlayan, mga naka may chattel mortgage, okay, ipapakita mo rin yung proof na may chattel mortgage yan. Okay. Now, ano pa? Yung taong magta-transact para sa namatay, kailangan meron siyang SPA. Okay, special power of attorney na dapat naka-notaryo. Okay, notarized yan. Hawak-hawak niya yan. Okay, yung taong magre-represent dun sa namatay. Or, let's say, isang tao na dinesignate na ng mga tagapagmana. Let's say, nag-appoint sila. O si ganito na lang, itong abogadong ito, siya yung magre-representate. Kailangan, meron siyang hawak na special power of attorney na notarized. Okay? Tapos, kung ikaw naman ay nasa ibang bansa at in-execute mo yung dokumento sa ibang bansa, kailangan may nakadikit doon o nakasamang certification galing sa Philippine Consulate Office. Kailangan yan. Okay? At kung yan ay zonal, may zonal value na pinag-uusapan, kailangan meron kang location plan o kaya vicinity map. So may mapa ka pang idadalhin, papakita mo. Ang dami, di ba? Bakit? Kasi nga, kailangan bago ka makapag-avail noong 6% na estate tax amnesty rate. Kailangan yan. Otherwise, maraming mag-aabuso, di ba? So, importante mapruweba yan. Yan ay pag-execute nitong batas tungkol sa estate tax amnesty. Okay, so isusulat mo yan. At kung isang tao ang magre-represent sa'yo, ay kailangan kung yan ay isang individual, ilalagay niya yung team niya, kasi i-appoint niya siya, may team. At saka kung yan ay CPA o kaya isang accounting firm or auditing firm, ilalagay yung BIR accreditation number nila. Kung abogado naman, ilalagay din niya yung kanyang team, yung kanyang role of attorney number, at saka yung kanyang sinasabing MCLE requirement. So pansinin nyo, no, mga katambay at kasosyo, napakaraming hinihingi, pero kailangan yan. Hindi pwedeng hindi, kasi kung hindi, maantala, madedelay. Okay? Binibigyan lang tayo ng 2 taon para makompleto ito. So starting July 15, you have 2 years until ma-avail itong tinatawag na estate tax amnesty. Okay? Now, may mga bagay-bagay na hindi mo isasama
dito sa sinasabi nating estate taxes. Okay, ano-ano yung mga hindi mo isasama? Okay, unang-una, GSIS proceeds or benefits. Hindi yan taxable, ha? Hindi mo yan isasama. Yung mga galing sa SSS, hindi rin yan kasama. Yung proceeds ng life insurance, kung ang beneficiary mo ay irrevocably appointed, yung bang hindi mo mababago siya. Okay, hindi mo rin yan isasama. Proceeds of life insurance, kapag group life insurance yan, na kinuha ng iyong employer, hindi mo rin isasama yan. Yung mga tinatawag na transfers ng bona fide sales, medyo technical ito, hindi mo rin isasama. Okay, yung tinatawag na pera, personal equity and retirement account, okay, na nag-contribute yung nung namatay, hindi mo rin isasama yan. So may mga bagay-bagay talaga na hindi mo dapat isama. Okay, ano yung mga pwede mong i-deduct pala? Ang dati-rate, ang mga pwede mong i-deduct, okay, before 2018, ang mga pwede mong i-deduct, actual funeral expenses or 5% ng gross estate. Kung ano yung mas mababa. Ang galing ng batas natin, ano, kung ano yung makukuha ng gobyerno mas malaki, doon sila. Kaya yung ibabawas mo, kung saan yung mas mabliit, yun ang papayagan ng gobyerno. Eh, ganun talaga ang batas natin eh. Sasabihin ng iba, hindi naman fair. Fair yun, okay? Fair yun kasi kailangan ng gobyerno ng buwis. Kasi yan ang tinatawag natin sa ilan ng batas, lifeblood. Hindi tatakbo ang pamahalaan kung walang buwis. Mamamatay ang pamahalaan natin, ang mismong gobyerno, ang estado, okay? Tapos dati-rate, before 2018, may maximum lang ang funeral expense na pwede mo i-deduct, 200,000 lang. Yung mga judicial expenses, kung nagkaroon ng kasuhan, okay, ibabawas mo rin yan. Yung mga binabayad sa mga abogado, okay, babawas mo yan. Yung mga pagkakautang yung mga utang pala ng estate, ibabawas mo rin yan. Yung mga may utang sa estate pero hindi na makokolekta, bankrupt na kasi, insolvent na, wala na, hindi mo na makokolekta, ibawas mo rin yan. Pero kailangan may pruweba ka, hindi pwedeng satsat lang, hindi pwedeng dada lang o hanash o kuda, hindi pwede. Tapos yun ang mga pwede mong i-dededuct, ano? Tapos yung current fair market value nung taong namatay before 2018, 1 million ang maximum. Yan ay dati, pero ngayon na iba na yan. So na-discuss na po natin yan sa ating previous mga tambayan episodes, okay? Ngayon, itong ating sinasabing estate tax amnesty ay good for 2 years lang. Ulitin ko yun, ha? Good for 2 years lang. At ang mangyayaring resulta niyan, okay, ay bibigyan ka ng tinatawag na certificate of availment. Ibig sabihin, in-avail mo itong estate tax amnesty na ito. Nag-avail ka. Kumbaga, ginrab mo yung opportunity or pagkakataon. At bibigyan ka nito ng BIR, yung RDO, within 15 days mula nang ma-receive nila yung application mo for tax amnesty. Kasi mag-apply ka muna. Hindi yan basta file ka lang. Mag-apply ka muna. And then, after that, pag naayos na natin at nabayaran na, bibigyan ka nung electronic na kasi ngayon eh, car, yung sinasabing car. Hindi po ito yung kotse, ha? Electronic car, ibig sabihin, certificate authorizing registration. Ibig sabihin, pwede nang ilipat sa pangalan ng tagapagmana. So, pag nailipat na sa'yo yung lupa o kaya yung condominium, ano na pwede mong gawin? Eh, pwede mo na siya ibenta. Okay? Nasa pangalan mo na kasi, o kaya kung meron ka mga tagapagmana at gustong tagapagmana, pwede mo nang ipasa sa kanila. Pero habang hindi pa na ililipat sa pangalan mo, hindi mo maibebenta yon. Okay? Pwede mong gamitin, pero hindi mo maibebenta. Ngayon, kung meron ka mga gustong ipamana yon, hindi pwede. Kung merong compulsory heirs, ibig sabihin meron talagang nakalaan sa ilalim ng batas na tagapagmana, hindi mo pwedeng alisin sa kanila yon. So may mga ganung problema. Ngayon, ano ngayon ang mga ang epekto pa nito, ang mga pribilehiyo mo? Okay, ulitin natin. Pag ikaw ay nag-avail nito, estate tax amnesty regulation na ito, okay, hindi ka na pwedeng singilin ng mga penalties. 6% lang ang babayaran mo. Walang mga penalties. Bukod pa dyan, hindi ka mananagot sa anumang mga kasong civil, criminal, or administratibo. Hindi ka pwedeng managot sa mga yan. Kaya nga may amnesty eh. Parang binibigyan ng pagkakataon ang mga taxpayers, okay, ang mga estate na naiwanan na magbayad ng kinauukulan or karampatang
estate taxes. Okay? Ang hirap i-translate ang estate taxes. Hindi ko nga rin alam kung ano ba ang direct translation ng estate taxes sa ating ano sa Filipino or Tagalog. Okay. Ngayon, tandaan ho natin, after nito ay ipopost ko rin po yung mga litrato, pictures nitong estate tax regulation na ito sa aking FB, Nick Nangit, NCN Law page. At yung mga gustong humingi ng PDF copy para mas lalo nila mabasa, o kay mga nakadata lang at hindi nila makita talaga, pwede silang mag-email sa akin, nicknangit@gmail.com. O batiin ko yung mga nakasubaybay sa atin. Sina Maria Angela Canding, binabati rin niya si Edna de Guzman Biguase, Mia Yoshida, okay, yes, 2 years lang po, Gina, ang tax amnesty. After that, wala na. Maghihintay na ulit tayo kung magkakaroon na naman ng amendment or kung magkakaroon ng bagong tax amnesty law. Sabi ni Jennifer Ichikawa, yes, salamat, nakatutok siya. Ito naman si Shoe Love Sweet Mendoza, paano ang land property and old house ng dating owner di na tinanggal and ibang neighbor na ang nakatayo sa lote and no income natatanggap 2 decades na, paano nababawasan, paano babayaran ang amilyar? Alam niyo, pagka may iba nang nakatira doon, ay hindi ibig sabihin sa kanila mapupunta yon. E di magsampa ka ng kaso para mapaalis sila doon. Okay? Kasi may mga ganyan, mga informal settlers. Dating tinatawag natin mga squatters. Naku, ang hirap magpaalis. Although like sa Quezon City, meron kasi silang programa doon na tumutulong paano mapabilis ang proseso para yung mga informal settlers ay mailipat. Yan ay may bayaran kasi na nagaganap dyan. Eh. Babayaran mo yung bibigyan mo sila ng pagkakataon para lumipat sa isang lugar. Ang nagde-decide kasi, ang nagde-determine din dyan yung local government unit. For example, sa Quezon City, mayroon silang lugar na nire-recommend. Tapos, mag-under kayo ng mga hearings bago nyo mapaalis. Pero masakit na sa ulo yan, yung ganyang problema. Tapos ito, nag-comment din si Gina Pable, si Edna Bigwasan, sabi niya, pakibasa yung mga komentaryo ng mga tambay. Okay. Hindi ko muna babasa kasi pagka nagbukas ako, pag nag-refresh, nawawala yung mga previous comments eh. Binabati ko rin si Maria Teresa Ashiba, Margarita Onyes Bueno, Valdez Roseche from Athens, Greece. Bira niya, nakakaabot tayo dyan. Finding Fiona, si Fred Fama, Rodolfo Brillantes. Sana po ay nagustuhan niyo itong talakayan na ito. Maiksi talaga ang oras natin, isang oras lang. At umabot na naman tayo ng alauna ng hapon. Kaya mga katambay, pasensya na po kung hindi natin nabasa lahat. Pero sana po ay may natutunan kayo, may napulot kayong dagdag kaalaman tungkol dito sa kalalabas lamang na Revenue Regulation 6-2019 na ang paksa ay yung estate tax amnesty. Okay? So, samantalang magpapaalam po muna ako. Ako po si Attorney Nick on behalf of sina Attorney Trixie, Attorney Ahmed, si Drew Olivar, Buklan ng Bayan, at saka si Mocha Uson. At abangan nyo, magbabalik na rin po lahat kami sa mga susunod na mga linggo. Abangan nyo ang susunod na programa ng DWIZ, ang Pilipinas ngayon, ni na Loli Acosta at saka Yusek Robert Rivera. Salamat po. Tambayan sa DWIZ.